lang sa ihi at dumi ng daga, marami na ang namatay at patuloy na dumarami ang mga nagkakasakit ng leptospirosis. Pero paano nga ba natin pupuksain ang sakit na ito? Gayong napakabilis dumami ng mga daga, lalo pat napakarumi ng ating mga syudad. Ito ang istoryang ihahatid sa atin ng ating kabrigadang si Cesar Apolinario. Sa mga tambak ng basura na ito, rito sa Aroma sa Tondo, Maynila, may mga kababayan tayong dito naninirahan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, panghi, sangsang, at sari-saring amoy na ang nakasanayan ng mga naninirahan sa lugar na ito na may mabango pamanding pangalan. At bukod sa amoy at putik sa paligid, may isa pang problema ang mga taga rito, lalo na tuwing sumasapit ang gabi. Hilo! Laki! Ang mga daga. Perwisyong may tuturing ni Rhea ang mga daga sa kanilang lugar. Yan. Alam mo pag ano yan. Ayan yung mga kinakalkal nila, oh. Sa labas po kasi, gusto nilang pumasok. Bali, nagbubutas sila dyan. Kaya pag tuwing umuulan, yan, gumapasok yung tubig. Sinisira nila yung pinakaano ng kahoy. Ito, yung kape. Na ano, hinahanap ko kanina. Binutas nila. Yan, kakalinis ko lang yan. Tignan mo, may mga ano uli, may mga dumi. Ng daga, tapos ninat-nyat nila. Ayan, kagaya niya, no? Oh. Yan, no? Yung sa may mga baso. Kaya ayoko nung magtatambak, eh. Ang mga daga sa bahay ni Rhea, hindi lang gamit ang punterya. Yung mga daga, kinagat yung ano, yung anak ko isang beses. Dalawa sila. E di syempre, nagulat ako bakit dumudugo kasi pagising nila, may blood na yung ano nila, higaan. E ngayon, sabi ko bakit kaya ano, inaano ko, sabi ko, hala, baka yung daga. Talagang kumakain na yata ng tao. Kahit pa maglinis daw si Rhea, tila ba hindi sila tinatantanan ng mga perwisyong bubuit. Kapitbahay ko yung mga daga, eh. Silbais, ako yung mga daga na yan. Babayaan ko lang siya dyan. Para mabawasan ang problema sa daga, si Rhea, nilalason ang mga pesteng ito. Talagang naglalason ako dito sa bahay. Kaso hindi talaga siya nauubos, as in. Pero yung mga malalaki, madalang dito sa bahay. Kaso nga lang, napaka-wild nila pag nakapasok ng bahay. Kinagabihan, bumisita ako sa Aroma para makita kung gaano nga ba katalamak ang daga sa lugar. Zero sa likod, maraming daga. Saan? Pero hindi pa man nag-iinit ang aking kamera, isang daga na ang bumungad sa akin. Tayo! Ang dagang ito, abala sa pagkain at tila hindi alintana ang mga bagong dating na bisita niya. Di ba di siya nakakita, nakakaabot? Sanay na ba kayo? Sanay na kayo? Nakagat na po ako yun dito. Nakagat ka? Saan? Dati pa. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Wala. Ang mga kabataang ito, sanay na raw sa mga kilabot na daga sa Aroma. Sino pa nakagat sa inyo? Sir, lahat ng mga bisita nakagat na eh. Lahat kayo? Oo. Wala naman, sir. Wala naman. So ano nangyayari pag kinagat? Di ba namamaga yun? Hindi po. Pinapadugo lang po. Pinapadugo. Paano? Sanay na kayo, ha? Parang sa aso. Ano, pipigain. Yun! Nay! Hello po. Hello! Laki! Tingnan mo, ayun o. Tapos yung buntot niya o, naaagnas na. Kasama ang ilang residente ng Aroma, inikot namin ang lugar kung saan naglulungga raw ang mga daga. Diyan ba may daga dyan? Diyan sa Buday Gaya. Pagdaan namin sa tumpok ng basurang ito. Yun! Ako! Anak. Anak niya yan? Ay, sarap na sarap sa pagkain. May mga tumatawid pa sa bakal. Yun, no? Itong mga to, pagka bumabahasan sila pumupunta.
dyan. Magsipatungan lang dyan. Ah, tumaano rin sila dahil ayaw nila ng tubig. Dahil nalulunod sila eh, pag mataas yung tubig. Kaya dyan sila umaakyat. Dyan sila nag-uupo. Ayun, ayun, ayun. Parang nag-uusap lang sila. Itong mga pusa, deadma lang sila? Deadma lang. Hindi na nila pinapansin? Hindi na. Eh, kasi alam ko sa mga yan, gusto nila yung mga... Ang gusto kasi nila, di ba, yung nakakakita ng daga, kinakain nila yan. Hindi na ngayon. Sa aming pagkukwentuhan, napag-alaman kong ang asawa pala ni Nanay Nelisa, tinamaan ng leptospirosis nitong Mayo lang. Ang leptospirosis ay isang uri ng sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Ah, ito si Elvin. Pinuntahan namin ang kanilang bahay. Kailan kayo nagkakaroon ito? Nakilala ko ang 54 anyos na si Tatay Boy. Ang leptospirosis, hindi raw sa baha niya nakuha. Sa ihi daw ng daga yung nakaan sa akin. Na nakain ko yung ihi ng daga. Hindi po, hindi galing sa sugat. Ang nakain ko daw na inihian ng daga. Ah, dito po palagi namin makita ang daga na nilagyan ng mga basura. Mga pagkain din nilatapon. Dito po sa likod, marami po dito. Dito, marami dito. Pag tumatakbo, ayun o, ang daga, marami-dami. Kung may isang lugar na dadayuhin ng mga daga, tiyak na ang pipiliin nila ang puntahan ay yung lugar na ito. Dahil una, yung characteristics ng lugar na gustong puntahan o ng tinatambayan ng mga daga ay narito sa lugar na ito. Gaya ng mga nakakalat dito, mahilig tumambay yung mga daga sa ganyan. Pag nakakita ng mga basura, at dito sa lugar na ito, kabi-kabila, makakita ka talaga ng basura. Sa aming pagtambay sa lugar na ito, maya't maya kung lumabas ang mga daga. Sa tambak ng mga hose na ito, hindi na namin mabilang kung ilang malalaking daga na ang aming nakita. Sa isang sulok naman, isang patay na manok ang hapunan ng ilan. Napansin ko rin na ang mga daga rito, tila sanay na rin sa mga tao. Gayon din naman ang mga tao rito, karaniwan na lang na nakakakita ng mga daga. Grabe, puro sugat yung mga daga. Ayun na yun sila, parang nagpa-party-party. Sir, ano napapansin niyo sa parang ang daming daga? Hindi naman po. Siyempre, sa ganitong status natin, hindi may iwasan talaga may daga. Ano po ang ano, ginagawa niyo? Para... Nalilinis po kami ng kanan, everyday. Hindi ba everyday? Sabihin, twice a week po. Eh, pero paano maglilinis kayo dito pero opo, sa kabilang ano, hindi naman malinis? Hindi, iniikot po naman yan. Nagpapaikot kami ng bawat building, may umiikot naman po. Pagtag-ulan, mahirap pala rito. Oo, paha. Ganito ang maging... Pero pagtag-init, tuyo naman siya. Tuyo naman. Party ah! Pagliko namin dito, para nagpa-party yung mga daga. Mga may nakakita ako mga anim ata na magkakadikit. May nilalantakan sila. Nagsisilbing pansamantalang tambakan ng mga basura ang aroma mula ng isara ang Smoky Mountain noong 1995. Kaya naman ang mga tao rito nabubuhay kasama ang mga basura. Hindi na rin takot ang mga daga sa mga pusa na itinuturing na mortal nilang kaaway sa tambak ng basurang ito. Tila magkasalo pa ang mga daga at pusa sa paghahanap ng pagkain. Bago matapos ang aking pag-iikot sa aroma, pinuntahan ko si Rhea. Hello! Ito! Ito sila yan. Binutas niya. Pag nagtatakbol sila, kasi yung kalamita yung malalaking daga, sa kisa may dumadaan. So ito nabutas dahil sa bigat nila. Sa bigat nila. Anong kalalaki ba? As in malaki po. Parang kasing laki ng ganito. Okay. Itong ano na to, maliit pa to, di ba? Maya-maya pa, inianda na ni Rhea ang kanyang panglason sa daga na nabili niya sa palengke. Iiwan yan dyan. Malalaman mo pong mamatay na. Kasi bumabagal na yung takbo nila, hindi na sila mabilis. Hindi pa man nagtatagal nang patayin ni Rhea ang ilaw. Sumugod na, hindi lang isa,
kundi 2 bubuit sa iniwan niyang lason. Ang aabangan na lang ni Rhea ngayon ang epekto nito sa mga daga.